Hello everyone, welcome sa MRG. Pag-usapan natin ngayon kung paano magkaroon ng Lazada MDOP o yung tinatawag na Merchant Drop-Off Point. So, ano ba yung MDOP? So, para to sa mga seller ng Lazada, for example, seller ka ng Lazada, you have order sa Lazada. So, ang gagawin mo, pagka-pack mo ng order, pagka-print mo ng waybill, pupunta ka sa MDOP para i-drop yung package mo. Kumbaga, is parang ano, maghuhulog ka ng sulat sa post office. Pupunta ka sa post office, doon mo ihuhulog. So, parang ganun yung tinatawag na MDOP ng Lazada. Si Lazada kasi, meron siya sarili mga partner, mga merchant partner, MDOP, kung saan mo pwedeng dalhin yung mga ano, yung mga parcel mo na sold items mo. So, discuss natin kung paano magkaroon ng sarili mong MDOP o kung paano ka maging partner ni Lazada, kasi ang tawag ni Lazada sa mga may MDOP is partner. Okay. So, MDOP, Merchant Drop-Off Point, ay para sa mga seller ni Lazada na gustong magkaroon ng sariling drop-off point. So, iba-iba kasi yun. Merong IDOP pa na tinatawag. Yun yung gusto mo magkaroon ng drop-off point pero hindi ka seller ni Lazada. So, pag-usapan lang natin is if seller ka ni Lazada. So, actually, paano manalaman yan? Nasa website yan ni Lazada. Nasa, ano yun? FAQ. Oo. So, yung FAQ link, ilagay ko na lang sa comment section dito mamaya. Check nyo na lang. Pero i-discuss ko na rin sa inyo para mas maliwanagan kayo. So right now, nandito ako sa website ni Lazada. Yung sa ano, kung paano maging ano, MDOP. Okay. So ano pa yung mga requirements ni Lazada? So if seller ka ni Lazada, ang requirements niya is you must have a minimum capacity of 10 to 15 square meter. Dapat meron kang empty space for about 10 to 15 square meter para lagayan ng mga parcel na dinadrop sa'yo. Bakit masyado malaki? Kasi may mga seller na ang lalaki ng items. Kunwari, may nagbibenta ng bike. May nagbibenta ng, actually, oversized yung bike. Sabihin natin yung may nagbibenta ng microwave, di ba? Marami siya makabenta ng microwave. Kasi sa MDOP, merong specific ano size and weight limit. Kaya alisin natin yung bike, sorry. So, for example, microwave. May 10 microwave siya na dinarap sa isa seller. Siyempre, kailangan mo ng space para ilagay yung microwave, di ba? So, kaya ang gusto ni Lazada, merong space kung saan safe yung mga parcel ng mga seller na dinadrop sa'yo. Para naman hindi magmukhang tinambak lang yung mga items ni seller doon. Second is CCTV. Yung CCTV, syempre, nakatapat doon sa area kung saan nakalagay yung mga parcel at saka kung saan kayo nagtatransact nung magpipick up ng parcel. Bakit? For example, may nagdrop sa'yo, nilagay mo dito. Tapos, pinick up na ng partner ni Lazada. May magpipick up kasi ng parcel sa drop-off mo. So, dapat, kita kayo sa video para in case na kunwari inabot mo naman yung parcel kay doon sa nag-pick up, tapos pagdating sa warehouse sasabihin niya ano, wala kang inabot, meron kang ebidensya na inabot mo talaga yung parcel, di ba? So napaka-importante ng CCTV, and para makita niyo talaga yung nangyayari ng transaction pag may nag-drop sa iyo, pag inabot mo na kung gaano ka-safe sa iyo yung mga parcel. Next is stable internet connection. Of course, lahat naman tayo yata ngayon may internet na, no? So kasi yung parcel, ini-scan yun. Alam mo yung mga scanner sa grocery, binabarila ganun. Ipo-provide nila sana yung scanner, yung tarpaulin, tsaka sako lagayan ng mga parcel. Yan yung tatlong ipo-provide nila sana. So pag drop sa yun ni seller, automatic, i-scan mo dapat yon. So, saka natin pag-usapan yung ano, yung link, yung apps sa pag-scan. So, i-scan mo dapat yon. On time kasi yon. So, kaya dapat may internet. Pagka-scan mo,
pasok sa system, pasok kay Lazada. So on time yon, madidetect nila na may in-scan ka. Kaya kailangan maganda yung internet connection mo. Kasi kung naka-data ka lang, may pupunta sa iyo, nag-drop, intermittent connection, hindi mo may scan, kawawa naman yung nag-drop. What if dumay pa from somewhere? Pumunta lang sa iyo para mag-drop, then wala ka palang internet, di ba? Kawawa na yung nag-drop, sayang pa yung kita mo, di ba? Yung kita, mamaya natin pag-uusapan yan. Parking space for six-wheeler truck, sabi. Kasi ito, may mga big time kasi na malalaki ang ano, karga. Okay, ang tinatanggap ng parcel kaya for six-wheeler. Actually, ang sasabihin sa'yo ng agent dito is parking good for two cars. Oh, so, ayun na. Pangilan na yun. 1, 2, 3, pang-apat. Panlima, manpower. Dapat dalawa kayo. At least two na nag-assist. Para hindi yung pag wala ka, mag-break ka, walang tao sa radio shop mo. So, yun na. Pang-anim, is seller rating. Dapat daw ang seller rating mo is at least 85%. Cancellation rate mo is 1%. Return rate 1%. Ship on time 90%. Response time 85%. 9 compliance points, 24 points. Okay. So, actually, nung nag-apply ako, hindi naman tinignan to ni Lazada. I'm not sure, ah. Siguro maganda yung standing ko kaya hindi na tinanong. Siguro pag hindi maganda yung standing mo, tsaka ka tatanungin. Pero in my experience, hindi siya tinanong ni Lazada. So, huwag nyo intindihin yun. Basta do your best sa shop mo, sa seller account mo. Tapos, pampito, can operate 10 hours a day from Monday to Saturday. If this is 10 hours, for example, it's 9 o'clock, 9 to 6, tama ba bilang ko? Okay. Anyway, ito kasing sa ano, sa operating time, nag-iiba to. Lately, ang sabi ni Lazada is 9, before, ang sabi ni Lazada is 9 to 5pm. Ang cut-off mo is 4pm. From 4pm, hindi ka na pwede mag-scan kasi pipick upin na yung parcel sa yon ni partner, ni courier. But lately, naging 9 to 5pm. 5pm ang cut-off mo, 5 to 6 yung pick-up. So, hindi naman siya ganun ka-accurate itong 10 hours a day, kaya huwag kayo matatakot dito. Next, pagdating naman sa documents, eto, marami rin siyang requirements dito. Pero hindi lahat to is pinasa namin. SEC registration. 2303. I'm not sure, ha? Ito na rin yata yung BIR 2303 na tinatawag. So, dapat kasi pag mag-apply ka kay Lazada, may business permit ka. May mayor's permit, barangay, yung ganon. Yung as in business permit, kompleto ka ng documents, meron kang BIR. So, requirements sila, may BIR ka, which is yun yung 2303. Yun ang pagkakalam ko. Official receipt sales or sales invoice, authority to print, BIR form. Okay. Ako kasi, seller ako sa ni Lazada, so yung resibo ko is sales invoice. Eh, ang gusto ni Lazada is official receipt, OR. Which is, wala kaming OR, kasi services ang ibig sabihin ng OR. Ang sales invoice is, if selling ka. Eh, selling ako ng ano, kaya sales invoice. So, since kailangan ko na ng ano, magkakaroon ako ng services, nag-apply ako ng OR. Additional yon sa BIR ko. So, paano bang ginawa ko? Explain ko na. Since sales invoice lang yung ano ko, yung sa mayor's permit ko, tsaka sa BIR ko, nagpunta ako sa City Hall. Then sabi ko sa City Hall, magpapa-add ako do sa business description ko, which is other services. Tatanungin nila, anong gagawin mo? Sabi mo, drop-off point lang ni Lazada. Alam nila yon, drop-off point. Marami na nag-apply sa kanila noon. Drop-off point po ni Lazada. Ah, okay. Ilalagay niya rin other services. Then, pupunta ka sa BIR. Pagdating mo sa BIR,
sasabihin mo dun sa ano, sa doon sa kanila, mag-a-add ka ng description ng business mo, which is 9309 if tama ba ako, 9309 ang sa line of business, which is ano, other services. Oo, yun lang i-apply mo. Then actually pag in-apply mo to ng umaga, kuha mo agad to in 2 hours. Saglit lang to i-apply sa BIR, which is actually pwede pa ng 1 hour, kaya lang medyo makupad ang, alam mo, yung 2 hours, pipirmahan lang yun, inabot kami ng 2 hours. Anyway, next is active bank account under dun sa owner, dun sa nag-apply ng MDOP. Kung sino yung mag-apply, sa kanya dapat nakapangalan yung bank account. Excuse me. Pag sinabing bank account, dapat ano, active yung gumagana, di ba? Syempre active, gumagana yung bank account. Any bank naman, actually, okay. Wala naman sila sinabing specific bank dapat. Tapos, copy of government ID. Ang sinend ko rito is yung ano, UMID ID ba yun? O pwedeng Pag-IBIG, pwedeng SSS. Nagsend ako ng copy. Tsaka nung kasama ko. Dalawa kasi kami. Siya yung kasama ko sa Asman Power, ang ibig ko sabihin. Then, business permit. Yun na nga yun. Siyempre, inuna nila yung ano, yung 2303. Hindi ka naman makakuha ng 2303 kung wala kang business permit. So, yung copy ng business permit, sisend mo. Tapos, nakalagay dito, SSS, PhilHealth. Wala naman ako pinasang ganun nung nag-apply ako ng MDOC. Pero, i-prepare nyo na rin. Kasi, siguro, depende sa agent. Then, bank deposit form. So, sinabi nila dito kanina, active bank account. Tapos, ngayon, bank deposit form. Kasi, aside from pagiging active yung bank account, dapat meron ka rin active deposit form. Yun kasi yung proof. Ang gagawin mo kasi dito, magdi-deposit ka sa sarili mong account. Hindi dapat over the counter, hindi online, kasi dun yun yung proof na i-send mo, yung bank deposit na gumagana pa yung account mo, na pwede pa mag-deposit, nag-accept pa ng money. Okay. Then after that, yun lang yung mga ano requirements. After that, magkakaroon kayo ng ano, ng seminar for 2 hours, ituturo, ite-train kayo kung paano ang gagawin during the ano, pag active na kayo, kung paano mag-scan, kung anong gagawin pag may troubleshooting. Then tatawagan naman nila kayo if approve kayo, which is actually approve kayo, sigurado ma-approve naman kayo. Okay, so ngayon simple lang naman yung requirements. Magkano ba ang kikitain ng isang MDOC owner kapag nagtayo ka nito? Kasi yung iba gusto mag-apply pero wala pa silang business permit, wala pa CCTV, wala pang BIR, excuse me, wala pa resibo. So if lahat wala pa, medyo mamumunan ka. In our case, meron na kasi kami. So, wala kami, hindi kami namuhunan. Andiyan na eh, dinagdag na lang namin. So, ang isang parcel kasi ni Lazada, isang parcel, ang bayad dyan is 1.5 to 2 pesos ang bayad per parcel. I'm not sure kung anong basihan nila na 1.5 ka na 2 pesos tong sa. So, depende sa agent yun. I do not know. Wala naman nangyaring negotiation. Basta sasabihin nila, okay, 2 pesos, okay, 1.5, ganun. So, kung meron kong ano, how many? 10 parcel sa isang araw, magkano lang kikitain mo? 15 pesos, di ba? Kung meron kong 100 parcel, 150. Hindi ako math expert. Paki-calculator nyo na lang kung tama yung computation ko. Okay. Anyway, just to give you an idea, di ba? Kung 2 pesos, 100 parcel, meron kang 200 pesos a day. So, ganun-ganun lang yung ano, yung bayad ni Lazada. Piso-piso lang, barya-barya lang. Kaya, pag mag-a-apply ka pa ng lahat ng requirements at mag-gagawa ka pala, mag-i-invest ka pala ng CCTV,
Hindi ko sure kung kikita ka. Kasi depende sa location mo kung lalakas yung MDOT mo. So, kung tingin mo maraming seller na Lazada doon sa area mo, pwede mong gawin. Kung tingin mong patay na area ka, mag-isip-isip ka. Especially if mag-a-apply ka pa lang ng mga documents, maglalagay ka ng CCTV. CCTV pa lang is siguro 6K na, one camera, di ba? Laptop, CCTV, aircon or electric fan doon sa area mo. Then if magre-rent ka ng space, di ba? So, may ano, mamumuhunan ka talaga. Ako kasi in my case, meron na ako lahat, may space na ako, wala akong dinagdag, talagang nag-add lang ako. Then ang parcel na nare-receive ko before is mga 30 parcel lang a day. Then lately, nagiging 500 parcel a day, 600 parcel, then naging down sa 300, 200, 100. So, iba-iba. Hindi ko masasabing stable siya kasi hindi stable si Lazada. Oo. Yung mga nagda-drop kasi sa akin, pinikipick up na nila. So, nangyari, nabuwasan yung nagda-drop sa akin. Nabuwasan yung kita ko. So, yun yung mga requirements tsaka kailangan natin gawin if gusto nyo mag-apply kay Lazada. So, i-share ko sa inyo. I-share ko dito sa comment section. Like nyo yung page, yung YouTube ko. Subscribe kayo, please. Notification. Bahala kayo kung gusto nyo off. Basta mag-subscribe lang kayo. Ilagay ko dito sa details sa baba yung mga requirements. Yung link para pwede nyo basahin. Then, pwede ko kayo refer sa agent ko. PM nyo ako directly. Basta make sure na nag-subscribe kayo sa YouTube ko. Then, pwede nyo kausapin yung agent ko para mas malinawan tayo. Okay naman yung agent ko. Kukontakin niya kayo. Sumasagot, nagre-reply. Okay siya. So, that's all for today. Yun nga, how to have your own Lazada MDOT. Next part ng video natin is how to use the software, MDOT software, which is the Apollo. So next na yon, that's all for today. Thank you for watching.